mga Pilipinong mangingisda. Hinaharas na naman ang China. Ang tanong, totoo ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video. Mga kaambus, ipinakita po ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang mga larawan ng Philippine Coast Guard at ilang mangingisda natin na muli na naman pong pinagbawalan at hinaharas ng mga Chinese vessel ang mga mangingisda natin sa Bajo de Masinloc at Kalayaan. Ganun pa man, pinabulaan na din po ito ng alkalde ng Bajo de Masinloc at ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, may hamon po ang mga grupo ng mangingisda sa palasyo na samahan sila sa lugar kung saan sila nangingisda at upang makita na din daw na hinaharas sila at pinagbabawalan doon ng mga Chinese vessel na pumasok sa traditional fishing ground nila sa Bajo de Masinloc na kilala rin sa tawag na Panatag Shoal. Subalit, ayon naman sa palasyo, wala na daw po dapat patunayan. Hindi ko po kinakailangan na kahit sino humamon. Matagal ko na pong gustong pumunta ron. Pupunta po ako dyan dahil gusto kong pumunta, hindi dahil meron pong paghahamon ng kahit sino. Halinawa, itong mga larawang pong ito will put an end dun sa controversy na hindi raw po nakapangingisda ang ating mga kababayan doon. Sabi nga po nila, no, pictures don't lie. Ganun pa man, pinaasikaso na din po ni Secretary Harry Roque sa kanyang tanggapan ang gagawin niyang paglalakbay sa Bajo de Masinloc na kilala din sa tawag na Panatag Shoal at Kalayaan Island. Mga kaambus, itong mga lugar na to ay pag-aari po ng Pilipinas na gusto ding angkinin ng China. Wala na pong ginagawang matino ang China kundi mga angkam ng mga teritoryo na hindi naman nila pag-aari. Oops! Teka. Mga kaambus, bago matapos ang video to, syempre, shout out muna tayo. Kaya naman mga kaambus, salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Ito po ang iyong lingkod at tunay na tagapaghatid ng balita, Ambus News TV.